Yo, what's up mga boss? Bagito Uno is here na naman po. So, pasensya na po mga boss. Tagal ko nakapag-upload. Kasi na-busy kasi. Tsaka umuwi kami yung probinsya. So, ito po mga boss. Ito pong nasa likod ko. Yan yung kubong ginagawa namin. So, yan po yung susunod ko na isi-share sa inyo kung paano yan ginawa mga boss. Sa ngayon po, ay meron lang akong isi-share sa inyo tungkol sa nabili ko sa, ano, sa Lazada na Inco Circularso. So, meron na naman tayong bagong gamit mga boss. So yan, nabili ko sa halagang 2,500 lang, 2,533. Pero doon ko pa to nabili sa Quezon City mga boss. Pero ngayon, nandito na ako sa probinsya, dinala ko na dito. Tsaka ngayon ko palang bubuksan. No, November 6 ko pa to nabili mga boss. So ito na mga boss, i-unbox ko na. Yan, tingnan na natin kung magandang klase ba to. Yun, sana hindi to nasira mga boss kasi galing pa tong Manila eh. Pinarga pa to sa aeroplano. Yan. So ito yung ano mga boss, meron siyang aksesoris na ano, parallel guide, rinse, isang blade, at saka isang carbon brush, isang set. So 1400 watts lang siya mga boss. 24 teeth yung blade niya. At saka yung diameter is 7¼ inches yung diameter ng blade. So yan, bubuksan na natin. Titingnan natin mga boss. Yan. Hop. So ito yung laman niya mga boss. Merong ano to, Inco customer's copy. So ito yung manual. Yan. So ito yung rinse na accessories pang open niya mga boss para sa bleed. So ito yung carbon brush, isang seat nga, dalawang piraso. Ito yung parallel guide. So ito yung guide natin mga boss, oh. So yan, may sukat yan by centimeter. Yan, mayroon siyang sukat hanggang 18 centimeter mga boss. Tapos ito na yung ito pa, meron pang ito yung TCT blade na 24 teeth, 7¼ inches. Ang purpose talaga nitong circular saw na to is para sa cabinet mga boss, trabaho natin. So ito siya mga boss. So, maganda siya tingnan mga boss. Sana maayos na maayos to, sana hindi to na ano, pero wala namang bakas ng sira kahit inaano-ano nila to doon sa aeroplano. So wala namang bakas ng sira. Ayan oh. So check na natin mga boss kung under ba talaga to. Ayan. 1400 watts. Model 2021 mga boss oh. Inco Industrial. So check natin mga boss. So ito na mga boss, titesting natin mga boss. Lalagyan natin ng bed. So titesting na natin kung gaano baka accurate ang Inco na ano na to. Ang pag ano nito mga boss, ang paglagay ng bleed is ganito yung gagawin. Paglagay nito. So pupush nyo lang itong dito sa gilid oh. Ayun, ipupush nyo lang ng ganyan para mag-lock yung dito sa ano niya, dito sa bukasan niya, itong tornilyo niya. Ayun. Ito yung purpose ng ano, yung wrench, pambukas 'yan. Ayun, ay maluwag lang pala. Ayun mga boss. Yan. Tanggalin niyo to, pati itong ano na to, tornilyo na to. Ganun ito niyo tong takip niya, yung support. Bago niyo to ilagay ang blade. Siyan mga boss. Ilagay yung lock. Bago ilagay yung tornilyo. Higpitan mga boss. Op, yan. Siguraduhin nyo lang na pag iniikot nyo yung tornilyo dito, itong dito sa ilalim is talagang pinupush nyo na ganun para mag-lock sya. Yan mga boss. Yan, higpit na. Yan. Ito namang parallel guide mga boss. Dito yan ilalagay mga boss. Oh. Ito yung magiging guide ng cutting nyo mga boss. Ito, mayroong tornilyo din dito.
Yan. So dipili kung ilang sukat yung gusto mong i-guide. Yan. Kaso mga boss, sana maano natin to, ma-testing natin na mayroon tayong plywood, kaya na lang wala eh. So yan yung magiging guide mga boss, maglagay ka lang dito ng isa. So guide na yan. Cutting mo straight na straight yan, magiging ganyan. Ito yung magiging guide niya mga boss. In about naman po sa ano, sa 45 degree o 30 degree, 15 degree, dito yung mga boss oh. Ma-adjust mo to kung mag-cutting kayo ng kalimitan, mayroon talagang 45 na cutting eh. So ganito lang ang gagawin yan mga boss. Itong tornilyong ito, luwagan nyo lang. Kahit itong sa likod, luwagan nyo rin to. Yan. Tapos, pwede na yan oh. Oh, yan yung 45 degree. Bago nyo higpitan ulit. Pati sa kabila. Tapos ganyan ang cutting mga boss oh. Ganyan ah. So 45 degree na yan. Yan na yung blade oh. So yan mga boss. Tingnan natin mga boss ha. So ito na mga boss, ititesting natin ang cutting. Kaso wala tayong plywood mga boss, wala tayong marine na plywood. Tsaka plywood. So wala pa tayong project na cabinet ngayon eh. Ito yung pinupukos ko, itong kubo ngayon. So mapapanood nyo na to sa next vlog ko mga boss, kung paano gagawin ang kubo, bahay kubo mga boss. So ito ngayon, ititesting lang muna natin cutting ng isang tabla. Tabla na 3/4. So Jimelina. So ititesting natin mga boss kung gaano siya accurate, kung matalas ba talaga to. So ika-cutting natin mga boss. Dito. Yan mga boss. Bilis lang mga boss, titingnan natin yung ano. Ang ganda, maganda rin yung tabas niya mga boss, oh. Talagang plain na plain, oh. So, matalim talaga yung blade niya mga boss. So, ayos, sana magtagal to. Sana magkaroon kami ng project nitong bago kong ano, inko. So, yan. Hanggang sa susunod mga boss. Sana huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at pakit na rin ang notification bell button para updated po kayo sa mga next upload ko mga boss. Pasensya na talaga at natagalan yung mga uploads ko dahil talagang nagpupursige kaming makauwi dito galing sa Manila. So sa ngayon kasi ito talagang uunahin namin mga boss, itong kubo. So pasilip lang muna sa kubo na ginagawa namin oh. Bahay kubo yan. So yan ang isusunod ko mga boss, makikita nyo step by step kung paano ko po yan gagawin, namin gagawin nung papa ko, nung kapatid ko. So kami ang gagawa ng mga kubo. So hanggang sa muli mga boss, paalam na. Maraming maraming salamat. Happy New Year sa inyong lahat.